Magandang gabi po sa ating mga tagapanood. Ngayong gabi ay meron tayong isang bagong kwento na ilalahad sa inyong lahat. Ito ay isang kwentong kababalaghan na nangyari sa isang lugar. Itong kwentong to ay pinamagatang ang kwento ni Tinyente Gimo na isang aswang. Ang tinyente ay isang salitang Espanyol na nangangahulugang lieutenant. Ang dahilan kung bakit tinatawag si Gimo dahil siya ay isang tinyente del barrio, barangay chairman o barangay captain. Ang kanyang nakakatakot na istorya ay inilimbag sa iba't ibang libro at mga comics. Siya rin ay itinampok bilang isang pangunahing kalaban sa isang napakatanyag na horror film. Si Tinyente Gimo ay sinasabing humantong sa isang bayan na puno ng kapwa-aswang, habang ang ilang person naman ay nagsasabi na siya ang leader ng mga aswang sa bayan. Ang pinakasikat na version ni Tinyente Gimo ay nang makasama niya ang kanyang anak na babae na si Maria, na inanyayahan ang kanyang dalawang kaibigan na sina Juana at Teresa sa kanilang pistang bayan sa Iloilo. Hindi alam ang dalawang magkaibigan na sila pala ang magiging pagkain para sa kapistahan ng mga aswang. Nang dumating si Juana at Teresa, sila ay binati ni Tinyente Gimo at mga kamag-anakan niya na may lugod at saya. Pinakain sila at inaliw. Maghahating gabi na nang magpasyong matulog si Juana at Teresa sa silid ni Maria, habang ang mga tao sa labas ay abala sa paghahanda para sa handaan sa susunod na araw. Habang natutulog sina Teresa at Maria, si Juana naman ay hindi makatulog dahil siya ay namamahay. Bumangon si Juana at sumilip sa bintana. Inusisa niya kung ano ang nangyayari sa labas. Nakita niya na may mga nagiinuman, habang ang ilan ay abala sa pagpuputol at paghahanda ng mga gulay. Napansin niya na may isang malaking kawali malapit sa mga tao sa labas. Isang kawali na kasya ang isang buong kambing. Narinig ni Juana ang boses na Tinyente Gimo sa kabilang dinding kung saan siya nakatayo habang nakikipag-usap sa dalawang tao. "Alin doon ang kukunin namin?" tanong ng lalaki. "Ang nasa gitna at nasa kanan," sagot ni Gimo. Narinig din ni Juana na madami daw aakyat para masigurado na tama ang gagawin nila. Sila ay hahampasin ng bato sa ulo at isisilid sa sako. Si Juana ay natakot. Laking gulat niya nang malaman na sila palang lulutuin sa malaking kaldero. Hindi alam ni Juana ang kanyang gagawin. Gigisingin na sana niya ang kanyang kaibigan nang marinig niya na may papaakyat at papasok sa kwarto. Dali-daling humiga si Juana. Tinakpan niya ng kumot ang kanyang kaibigan at saka nagtakip ng kumot habang nagpapanggap na tulog. Sa pagkakataong ito, si Juana ay wala na sa gitna at nasa kaliwa, nakapwesto. Napunta sa gitna si Maria. Narinig ni Juana ang dahan-dahang mga yapak ng mga lalaki. Nararamdaman niya ang mahinay na lakad ng mga ito sa sahig hanggang sa narinig ang paghampas ng mga bato. Hindi alam ng mga umakyat na si Maria ang kanilang hinampas. Isinilid ng mga lalaki si Maria sa sako at dali-daling dinala sa baba. Nang lumabas ng mga lalaki, mabilis na ginising ni Juana si Teresa. Ngunit mahimbing ang tulog nito at hindi magising. Sa kanyang takot, nagdesisyon siya na iwan ang kanyang kaibigan at maingat na lumabas. At lumabas ng bahay. At nagtatatakbo palayo. Hindi niya alam kung saan siya patungo, basta siya ay patuloy na tumakbo sa madilim na damuhan. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang malakas na sigaw. Sigaw ni Tinyente Gimo. Binuksan na pala ng mga lalaki ang sako at nakita nilang mali ang kanilang kinitil. Iyon pala si Maria. Galit na galit habang umiiyak si Tinyente Gimo. Inutusan ang mga lalaki na umakyat at kunin ang dalawang babae. Nagulat ang mga lalaki nang makita na isa na lang babae ang nakahiga. Dali-dali silang bumaba at
sinabi ang kanilang nakita kay Gimo. Inutusan ni Tingyente Gimo ang lahat ng nandun upang hanapin si Juana. Ang mga tao ay nagsimulang magsindi ng mga sulok patungo sa madilim na kagubatan. Nakita ni Juana ang madaming ilaw na patungo sa lugar niya kaya lalo niyang binilisan ang takbo kahit hindi alam kung saan patungo. Nakakita si Juana ng hindi kataas ang puno. Umakyat siya dito at doon nagtago. Nagdasal siya na sana huwag maaboy at makita ng mga naghahanap sa kanya. Nabigo ang mga naghahanap na makita si Juana at di naglaon ay umuwi. Hanggang sa mga araw na ito, walang mga konkretong katibayan sa kwento ni Tingyente Gimo bilang isang aswang o sina Juana at Teresa ay talaga nakaligtas sa mga nakakatakot na aswang na nabuhay at naglantad ng kasukulam-sukulam na pagkakakilanlan ni Gimo kasama ng kanyang mga kapwa aswang. Naway na ibigan ninyo ang ating bagong kwento ngayong araw na ito. Kung gusto nyo pong makarinig ng mga marami pang kwento at mga susunod na uploads, huwag kalimutang mag-subscribe sa Barkadahan TV at i-click ang bell button para kayo ay ma-notify sa tuwing kami ay mag-upload ng panibagong mga videos. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood at ako po si Chris, ang inyong tagapagsalaysay. Salamat po.